So ito mga load din, oh, binuksan ko na. Ang unit na to ay patay dead set. Walang power. Ito pala ay Trinium. Pero yung nakalagay na board ay Universal China board din. Universal board. So, ang unang gagawin natin ay tanggalin natin itong mga wire na nakakabit. Check natin mga boss kung anong problema. Testing tayo, baka may shorted. Okay. Rinse natin dito sa times 1. Una, check natin yung horizontal output niya. Kung shorted siya. Ayun, shorted mga boss. Shorted. Basic lang. Isa sa mga dahilan kung walang power yung television, pwedeng regulator, primary supply niya. At kapag shorted din yun, kapag shorted din itong output transistor niya, wala din siyang power. So ito, short na nga load din, oh. Tanggalin muna natin yung transistor. Kasi minsan, kapag tinistig mo, shorted yung output transistor niya. Pag hinango naman yung transistor, good pala yung transistor, yung short pala nasa board. Minsan diode sa secondary. Okay mga boss, tanggalin natin yung ano niya, it's out. Usually mga boss na, pag nasisira ang itch out nito ay ano, nag-a-acting yung ano, flyback. So ito yung horizontal output niya, transistor. Iti-testing natin ngayon kung shorted nga siya. Kung shorted ba talaga siya. Pintiin. Uy, shorted nga mga boss. Mga loader, shorted, oh. Tingnan nyo sa tester, ha? Ito ay D1555 NPN. This collector, this collector emitter. Pag binaliktad mo siya, dapat itong collector walang palo. Dito sa emitter lang siya papalo ng medyo, no? Dapat itong emitter, walang talo ito. Pero yung mayroon, oh. Ibig sabihin, sumiling sira. Dito naman tayo sa board. Check natin to my shorted. So, okay boss. Okay mga boss. So, walang problema. Primary ay secondary, good. Sa vertical niya, good. Sa audio niya, good. Okay.
May Marinyago, walang shorted. Minsan naman nasisira ang horizontal output. Nasisira lang siya, walang dahilan. Kesa nasisira. Yung iba kasi nasisira yung itch out niya kapag may problema sa flyback. Yung nag-a-arking yung flyback. Pero ito, iiwan ko kung may arking ito. Malalaman natin pagkabit natin ng transistor. Hanap muna tayo ng transistor mga lodi. Mga lodi, bago tayo magkabit ng horizontal output transistor niya, testing muna natin yung power output niya. Kung okay ba yung okay na ba yung power niya. Kita ba? Okay. So B plus tayo mga lodi, no? Tingnan nyo kung good. Okay. Nasa 100 volts pero okay lang yan. Good pa din yan. Dito tayo sa vertical niya. Kung may output. Nasa 20, 19 volts. Good pa rin yan. Sa audio tayo, audio. Nasa 11. Good pa rin yan. Yung supply natin na papunta ng system, uy, medyo bumaba mga lodi. Nagda-drop siya, oh. May 7.9. Dapat to, eh, 12 volts to. Kaya natin dito. Analog. Good. So mga lods, good lang yan. Okay lang yan. Magbubos pa naman ng konti yan pag may ano na transistor. So ito mga tol, may nakuha akong transistor galing sa ibang board. Check natin kung doon. Okay, good siya. Kabit na natin. Thank you.
pag gumamit kayo ng lumang transistor o lumang parts na itatabit niyo, kailangan kiskisin niyo yung paa para mas dumikit yung lid natin pag hinang, no? Kailangan linisin para mas matapit at suda. Hinangin natin. Check natin bago natin saksak. Check muna natin kung may short para sigurado tayo na walang problema. So okay naman. Ito mga tol ha, kapag may arcing sa flyback, pagsaksak na pagsaksak natin, tingnan nyo yung flyback natin, tingnan nyo yung flyback kung may arcing siya dito. Usually dito yan eh, kung hindi dito sa anode cap, dito yan. Pag may arcing, bunutin nyo kaagad, baka masira yung horizontal output natin. Mahirap na. Okay mga boss, mga tol, hanggang dito na lang yung ating video. Itong troubleshooting na to ay basic lamang, guide lamang para sa mga gusto matuto ng electronic. Sa mga nagpa-practice dyan na nagre-repair ng CRT TV, sana ay may napulot kayong aral. Okay, maraming salamat ho. Hanggang sa susunod na sana ay magkagawa tayo ng bagong video.